Hi guys! Welcome back! Para sa vlog natin ngayon, may isha-share ako sa inyo na isang sabon na pampaputi. Sobrang effective nito. Tapos, story time tayo kung bakit ba tinigil ko na yung Kagayaku, kung bakit hindi na ako nakapag-update sa inyo. Bago natin simulan, siguraduhin muna na nakasubscribe ka sa channel namin. Dito po sa babang part, may makikita ka dyan na subscribe button. Pindutin mo na yan, pati na rin yung notification bell na katabi niya para lagi kang i-update ng YouTube kapag may bago kaming video. Umpisahan muna natin yung sa Kagayaku. May 27 ko unang ginamit yung Kagayaku soap yun. Yun din yung gumawa ako ng video na first impression. Unang araw, pangalawa, ayan, okay siya. Napansin ko nung 3rd to 4th day ko, sobrang nagda-dry na yung balat ko. Normal naman yun sa mga whitening soap, lalo na ngayong Kagayaku ay bleaching soap siya. So, in-expect ko na talaga na sobrang magbabalat. Gumagamit ako ng bleaching cream, bleaching scrub, yun yung nireview ko nung nakaraan, yung K-Beauty. Pero yung soap, ang alam ko, ito lang, ito pa lang, yung Rosemark Kagayaku yung una kong ginamit. Pero ang expected ko na talaga, sobrang magdadry yung balat ko kasi nga talagang magbabalat kay. Kasi nire-renew niya, tinatanggal niya yung dead skin, tapos ayan, papaputiin ka niya talaga, kaya talagang magbabalat ka. So magdadry ka dun. Pero hindi ko akalain na super duper talaga yung pagdadry ng balat ko. Yung tipong naligo ako, nagpunas ako, nagtuyo ako, naglotion ako. After ilang minutes lang, ganyan na naman, nag-aangatan na naman yung mga puti-puti. Lalo na dito sa magkabilang braso ko. Ito lang talaga yung part na sobra yung pagbabalat. Kasi sa ibang part, hindi naman. Tapos ang napansin ko sa braso, siguro 4th day ko yun, parang may bilog-bilog ako na yung bilog na yun, yun yung dry. Para akong may mga dry patches na bilog-bilog dito. Tapos, edi sabi ko, okay lang, sige, lagyan ko ng aloe vera gel. Ganun din kapag kagabi, sobrang minumoisturize ko siya lagi. Tapos, nung ika-5th day, ayan, ginamit ko pa ulit, diba, kahit na gano'n na yung nangyari. Ika-5th day, nagsimula na akong mangate. Siyempre, hindi mo naman yan makakamot ng ganyan kasi baka magsugat dahil nga numinipis na yung balat natin, diba? So, ganyan-ganyan lang ako. Hanggang sa hindi ko na kaya, sabi ko, stop ko na siya. Hanggang dito na lang talaga ako. Kumbaga, hindi talaga para sa akin si Kagayaku. So, tinigil ko siya nung araw na yon. Naghanap-hanap ako sa Facebook kung ano yung pwede kong gamitin, ganyan. Doon ko nakita itong Peachy Weepy. Guys, sa Kagayaku, pwede na yung experience mo katulad ng sa akin, pwede naman na hindi. Pwede na ikaw, sobrang hiyang ka, ang ganda-ganda ng effect sa'yo. Mapapasana all na lang talaga ako kasi nang hinayang ako dahil andae niya magagandang feedback, andae magagandang reviews. Hindi talaga lahat ng products ay hiyang sa atin. Pwedeng hiyang sa'yo, sa akin hindi. Hiyang sa akin, sa'yo naman hindi. Iba-iba po kasi tayo ng skin type. Kumbaga iba-iba yung level ng ano, nung kayang itolerate ng balat natin. So yun, yung Kagayaku bleaching, hindi ko siya kaya. Yun lang naman, kinuwento ko lang sa inyo, in-update ko lang kayo kasi sobrang dami nagtatanong sa ano, sa comment section, pati na rin sa Facebook page namin kung ano na raw ba yung nangyari, bakit hindi na ako nag-update. Ayan, ayoko na nga sanang pag-usapan. Kaya nga lang ngayon, para ma-update ko kayo at para yung iba maging aware din, lalo na yung mga nagbababad ng matagal sa mukha, naku, huwag nyo pong gawin yun. Kung ikaw, ganun din yung naging experience mo or okay sa'yo, ayan, i-comment mo sa baba para yung mga makakabasa, share natin yung mga experiences natin. So, yun na nga. Nung tinigil ko yung Kagayaku, naghanap ako ng ipapalit na sabon. Eto nga yung nakita ko, si Peachy Weepy. Eto siya, guys. Ganyan siya. Pangalawang bar soap ko na to. Kasi yung una, hati kami ni Bri. Tatlo nga, ginahin natin namin siya sa tatlo. Kasi yung isa, tag-isa kami. Tapos yung isa, ginawa namin pang sabon dito. Diba, pag nagbebenta kami sa butika, yan. Kada ano, nagsasabon kami. So, yun. Naubos na yung una namin. So, ito na. Nagbukas ako ng bago. Medyo manipis na rin siya. Kasi nga, isang buwan ko na ginagamit to. Buksan natin tong bago para makita nyo kung gano'n siya kakapal. Kung ano yung itsura niya kapag ka bumili kayo. Pag naliligo ako sa umaga or tanghali, dalawang beses ako nagsasabon. Tapos, sa gabi, naglilinis din ako. Kaya, ayan, mabilis talaga siya numipis. Ganto siya, guys, sa loob. Ayan. Merong nakasulat dito na Peachy Weepy. Alam nyo, nung naghahanap ako, sobrang daing bagong sabon. Sobrang daming katulad ng Kagayaku. So, ito yung pinili ko kasi kakaiba siya. Sobrang ganda ng packaging. Yung packaging, doon ako na ano, doon ako na engganyo. Ang lakas yung maka Thailand vibe. Milky bar soap po ang Peachy Weepy. Nakalagay din dyan na 10 times whitening soap. Tapos dito sa bandang likod, sobrang daing niyang nakasulat. Ayan, nakasulat yung instructions. Kung magbababad ka, kung ilang minutes, kung ilang seconds. Ingredients, syempre. Reminder,
is ito, ayan. Sinasabi nila na pwede ka rong maka-experience ng dry skin. Ganun naman talaga, guys, kapag gumagamit ka ng whitening soap. Lalo na ito, ang alam, ayun, meron siyang bleaching agent. Pero sabi naman, kasi nagtanong ako, sabi ko, may bleaching agent pala to, baka ganun na naman yung mangyari sa akin. Sabi naman nung nakausap ko, konti lang daw yung content na bleaching agent niya. So, ayan, tinry ko pa din siya. Nakalagay din dito yung benefits niya. Nakakaputi ng balat, nakaka-exfoliate, at nakaka-renew. Anti-aging siya para din ito sa may mga acne and pimples, pati na rin body acne, pwede siya. Nakaka-improve din daw po ito ng skin elasticity. Pagbukas niya sa loob, naka-plastic pa siya na ganito. Nakalagay dyan ay peachy weepy. Yung kulay niya mas light sa camera, pero sa personal, peach naman siya. Alam mo yung nag-o-orange na nagpipink, ganun yung kulay niya. Maganda, mabango sa mata. Sa amoy naman, amoy siyang gatas na amoy peach, parang yogurt. Parang yogurt kasi medyo may maasim na amoy. Mabango siya. Lalo na kapag sinabon na to, hindi nawawala yung ano niya, yung amoy, kahit na numipis na siya. Nung unang gamit namin ni Bri, alam mo yung kahit na sobrang nipis na niya, may amoy pa rin siya. Nabanggit ko kanina, napansin ko siya dahil sa kakaiba yung packaging niya. Sobrang ganda. Tapos nung tinignan ko din yung ingredients, ang gaganda rin naman, ilan sa mga ingredients niya. Una, goat's milk. Yung goat's milk po ay merong lactic acid. Yung lactic acid, ayan, nakakatulong siya na makapagpaputi. Dahil nga peachy weepy ang pangalan niya, meron po itong peach extract. Ang peach extract naman po ay nakakatulong mag-reduce ng wrinkles, nakakatulong din po ito mag-lighten ng dark spots. Meron din itong glycolic acid. Siguro familiar na kayo sa glycolic acid dahil widely used po ito sa mga anti-aging products, pati na rin sa mga products para sa mga acne, para sa pimples. Ayan, ginagamit po ito na exfoliant. Meron din po itong glutathione. Ayan, alam naman natin na ang glutathione ay gentle at effective na ingredient pampakinis at pampaputi. At huli, meron po itong kojic acid. Kojic acid, sobrang sikat na whitening ingredient at meron din po itong antimicrobial properties. Ang nagustuhan ko dito, guys, sa Peachy Weepy, yung sabon niya, hindi siya sobrang tigas katulad ng iba. Kasi diba yung iba, para bang mala detergent soap na, parang sabon panlaban na sa sobrang tigas, lalo na habang numinipis sila. Ito hindi. Pero yung lambot niya, hindi yung ibig sabihin na mabilis siya matunaw. Hindi ganun. Sobrang makakatipid pa kayo kung hahatiin nyo to ng mas maliliit. Kahit na whitening soap siya at merong konting bleaching agent, hindi siya super drying sa balat. Oo, meron ka pa rin makikita na parang umaangat-angat or medyo namumuti-muti yung balat mo, pero kayang-kaya yung gawa ng paraan ng lotion. Sa isang buwan na paggamit ko dito, masasabi ko na effective talaga siya. Napansin ko talaga na mas pumuti ako, lalo na yung leg kong part, yung sa legs ko, yan yung nahihirapan akong paputiin talaga. Nung chinek ko rin yung Facebook page nila, yun, nakita ko doon na nakalagay as early as 7 days, merong mga feedback na nakita na nila na mas pumuti sila, napansin nila na mas okay na yung balat nila. Ako naman, ngayon ko lang napansin kasi nga hindi nga kami naglalabas-labas. Nung nagpunta kami ng mall at nakabistida ako na medyo maikse, ayun, napansin ko parang akong pumuti yung legs ko. Nung nagdadaan na kami sa ano, sa SM department store, di ba maraming mga malalaking salamin dun, napabalik pa nga ako. Sabi ko, wala, parang pumuti ata yung legs ko. Ano ba siya gamitin? Yung normal na sabon lang. Ako, ang ginagawa ko kapag naliligo ako, di nagbabasa ako ng katawan, ng ulo, nagsasabon muna ako. Para alam mo yon, mabababad siya. Sasabon muna ako, ayan, bago ako mag-shampoo, bago ako mag-conditioner. Tapos kapag binalawan ko na yung shampoo, yung conditioner, tsaka ako magbabanlaw ng katawan, tapos magsasabon pa ulit ako ng isa. Pero yung pangalawang sabon ko, hindi ko na siya binababad. Yun, pagkasabon ko, kiss, ganyan, kos lang, tapos ano na, banlaw na agad. Tapos guys, ito, importante, every week po, once a week, maghilot ka. Pwede na gamitin mo yung lufa, pwede na tawet. Ako yung ginagamit ko, yung parang net, yung parang frotting mesh na madami silang pinaganon-ganon. Sinasabunan ko nito, tapos ayun, tsaka ako siya ihihilod or ikikis-kis sa balat ko. Huwag masyadong madiin ha, yung sakto lang po. Sa katawan, pwede mo siyang ibabad ng 3 to 5 minutes. Sa mukha naman kung gagamitin mo to, 15 to 30 seconds lang, guys. Ha, huwag masyadong mababad. Huwag nyo masyadong ibabad sa mukha nyo. After nun, magtuyo kayo ng towel. Ayan, dump lang. Huwag yung ikis-kis na ganun. Dump lang. Tapos after dyan, mag-lotion ka na or moisturizer. Sa umaga, ang magandang gamitin yung lotion na merong SPF.
Sa gabi naman, yung mga moisturizing lang o kaya ako ginagamit ko yung mga soothing gels. Presyo niya naman 120 pesos para sa 100 grams na sabon. Kung gusto niyo rin po itong itry, itong Peachy Weepy, tapos kung gusto niyo pang magbasa-basa ng mga ibang feedback nila, ilalagay ko po yung Facebook page link nila dito sa description box. Bago pa lang po sila, siguro nasa 1,000 page likes pa lang sila, pero yung product naman sobrang ganda. Ako mismo, na-experience ko na, nagamit ko na, at effective siya talaga. That's all for today. Salamat po sa panonood. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel namin, i-subscribe nyo na po kami, Team Castle Vlogs. I-like nyo na rin po ang Facebook page namin, Team Castle Vlogs. So, ulitin. Bye!